Magandang araw mga ka-viewers. Itong bahay na to, kung makikita natin, napakaganda pa to na bahay. Sa gilid lang ito ng National Highway. Ang kwento dito, sabi ni nanay kanina, tinanong natin siya. Sabi ko sa kanya, Nay, meron ba nakatira dito? Sabi niya man sa akin, wala na. Sabi ko naman, anong nangyari, Nay? Lumipat na sila sa ibang lugar dahil may dalawang pamilya dito. Unang-una yung nakatira dito, yung may-ari. At saka yung pangalawa, yung magkakapatid. Sabi ko sa kanya, Nay, bakit nga ba lumipat sila dito sa may area na to? Sabi niya, kapag tumira daw sila dito sa may haunted house na area, nagkakasakit daw sila. Kaya alamin natin ang buong istorya dito, mga ka-viewers. Iba't ibang makikita natin dito sa ating mundo. May nagpaparamdam na iba't ibang mga elemento nagpapakita at nagpaparamdam sa mga tao. At eto na, DJ Ghost TV Adventure. Ka-viewers, so magandang hapon sa ating lahat. So nandito ako ngayon sa Kibawi, Bukidnon, mga ka-idol. Ilang oras tayo nag-mumotor dito, galing pa ako ng Davao de Oro. So ngayon, meron akong pupuntahan, mga ka-viewers, na isang haunted house dito sa may Kibawi, Bukidnon. So ang kwento natin dito, no? Ang kwento dito, nagtanong ako kay nanay kanina, ang kwento dito is merong pamilya nakatira dito. Unang-una, mga ka-viewers, yung may-ari at saka yung pangalawa, yung magkakapatid, nakatira sila dito kasi wala silang tirahan. Kaya ang problema lang dito sa loob ng bahay na to is nagkakasakit sila. Ano kaya ang kwento dito, mga ka-viewers? Kung bakit kaya nagkakasakit sila kapag tumira sila itong bahay na to na daplin lang ito ng kalsada, daplin ng mga sasakyan dito na dumaan dito. So wala na talaga na nakatira. So kung makikita natin ngayon, ipakita ko sa inyo, mga ka-viewers. So bago ang lahat, mga ka-viewers, no, mag-shoutout muna tayo sa mga solid Diginetics family dyan. Shoutout to Ate Linda Cortez. Ate, ingat ka dyan. And lalong-lalo na sa kang Ate Elsa Cortez and the whole family mo, ate, sa mga Cortez family, shoutout po. And Ma'am Stephanie Bitgan, Ma'am Luz Malaino, and Ate Yen, Shaira M. Sarigan, and sa lahat na nakalimutan ko, pasensya ng mga ka-viewers. So, grabe talaga. So, ayan. Sa mga solid Diginetics, sa mga silent viewers, shoutout po sa inyo lahat, guys. Ayan. Sana samahan nyo ako ngayong hapon na to upang mag-explore tayo dito sa may napaka-creepy na haunted house. Alamin natin ang kwento, buong kwento dito, mga ka-viewers. Alamin natin, mga ka-viewers. Tara, DJ Ghost TV Adventure. Tara, guys. Okay, mga ka-viewers. So, nandito na tayo sa bahay na haunted house. So, kung makikita natin dito sa camera natin, 'di ba, makikita natin na sobra pang ganda itong bahay na 'to. Kaya alamin natin yung buong istorya dito. Yan, makikita natin. Itong bahay na 'to is sa gilid ito, itong bahay na 'to is National Highway. National Highway po 'yan. Yan, National Highway po 'yan. Patungo yan ng Tacorong tsaka itong right side is patungo sa Valencia, Bukidnon. So dito naman is grabe dito. Nagtanong ako kay nanay kanina itong area na to. Tanong ako kay nanay kanina na bakit nga ba na lumipat yung may-ari dito. Kaya, lika, samahan nyo ako, mga ka-viewers. So,
So ito naman sa ano, sa labas. So nandito ako ngayon sa labas. Yan, ito naman yung nakita natin. Merong maliit dito na lalagyan ng tubig. Dito yung inilagay yung mga tubig ng ulan. So dito naman, kung makikita natin dito sa may labas ng bahay na to, medyo madilim yung camera natin. So ito naman, hindi naman gaano ito na lumang-luma talaga, no? Hindi naman gaano ka luma. Pero so maganda pa rin itong bahay na to. Dito naman itong bahay na to, mga ano to, mga 100 square meter. So meron pang dumaan ng mga sasakyan dito, mga ka-viewers, may mga dumaan pa mga sasakyan dito. Eh no, makikita natin itong nakikita natin sa camera, ito yung pintuan. Kapag pumasok ka ditong bahay, ito naman yung mga dadaanan ng mga sasakyan. So kung makikita natin dito, hindi naman siya gaano ka ano, napakadelikado, kasi marami mga sasakyan dito na dumaan. Kaya nga ang kwento dito, mga ka-viewers, is bakit nga ba lumipat yung mga ano dito, mga nakatira. So malapit lang ito sa National Highway ng Bukidnon. Ito yung ayan, ito yung mga bahay dito. Sa may dulo naman, merong basketballan at saka yung mga kapitbahay nito. May kapitbahay ito, mga ka-idol. Kung makikita natin dito, yan sa mga sa gilid, ayan, sa gilid, mga ka-viewers, may ano to? May kapitbahay ba? May kapitbahay. At dito naman, so kung makikita natin, di ba maganda? Maganda na tingnan. At saka maraming nagsasabi dito, sayang yung bahay na iniwan ng may-ari. Kaya nagtanong ako kay nanay kanina, mga ka-idol. Sabi ni nanay na may tumira dito, unang-una yung may-ari. So ilang taon sila dito nakatira. Nagtaka sila kung bakit daw na kapag tumira sila dito, nagkakasakit yung mga anak nila at saka yung mga kapatid nila. Dito yung tumira. So malaki itong haunted house na to. Sabi nga ni nanay, lumipat sila dito, yung unang-una yung may-ari at saka yung pangalawa yung magkakapatid naman tumira dito. So hindi nila makaya dahil nagkakasakit ulit sila. Kaya sabi ko naman, Nay, baka merong nakatira dyan na mga iba't ibang mga elemento sa loob. Sabi ni nanay, may nakikita sila dito na dito sa bahay na to, tinatawag natin na bungisngis at hindi ma-explain yung mukha ng tao dito. Parang isang hangin na nagpapakita sa mga tao pero hindi buo yung mukha niya. Sabi ko naman, baka siya yung nagdadala ng sakit sa mga tao dito na tumira. Yan, meron pang ano dito. Ayan, kung makita natin dito sa loob, sobrang linis, wala nang gamit dito sa loob na to, di ba? Kung makita natin dito sa loob na to, o di ba, walang wala nang gamit. Meron pang ano dito, meron pang mga kahoy na inilagay. At kung makikita natin dito sa loob, napakalinis. At higit sa lahat, meron pang lababo. Sobrang plastar na plastar dito, mga ka-idol. Dito sa loob na to, ayan, makikita natin. Sobrang ganda itong loob na to. Kapag
ano to, kapag linisin natin to, sobrang ganda nito. So wala nang gamit. So dito naman is hindi ako makapasok dahil ano, nakapadlock ito. Sinabihan ko ni nanay, sabi ko kay nanay kanina, bakit nay, hindi ako makapasok? Sabi niya, bawal daw. Sabi ko naman, sige, okay nay. So ayan, kita natin dito. Dito naman is yung mga grills dito, yung iba luma na. Ito kapag ano to, kapag meron ng pentura siguro, pwede na to. Dito naman sa gilid is meron pang plangka ng kuryente. Ayan, meron pang plangka ng kuryente dito sa may sa gilid na to. Dito sa may gilid na to. Iba yung pakiramdam ko dito. Pagpasok ko pa lang dito, iba yung pakiramdam ko ngayon. Habang ako ay nagbi-video dito, iba yung pakiramdam ko dito. Parang sumakit na yung ulo ko. At dito naman isa, ayan, na-focus na natin yung camera natin dito sa may pintuan na to. Yan, dito tayo dadaan. Papasukin natin yung likuran ng bahay. At dito tayo dadaan. Yan, meron grills dito. Sobrang luma na kasi sa gilid yan eh. Ayan, sa gilid yan. So dito ako dadaan. So punta tayo sa likuran. Kung titingnan natin dito sa may likuran ng part ng likuran ng bahay. No, dito ako dadaan. Buti nga hindi ako na ano, na ano ng botilya. So dito naman sa ano, sa kusina. Ito yung exit, ng bahay na haunted house. So ayan, tingnan natin. Makapasok ba tayo? So hindi tayo maka ano, hindi tayo makapasok dito. Naka-close itong pintuan na to sa likuran. Hindi talaga. So dito tayo sa ano, okay, dito tayo sa likod naman. Dito tayo dadaan. Mag-ingat lang tayo dito sa may mga butilya dito sa labas. Kung makikita natin dito yung dinadaanan ko, maraming mga butilya dyan na mga buak, na mga sira na mga botelya. Meron pang ano dito, CR. So dito naman is makikita natin merong grills dito. So dito ako sa likuran ngayon. Kung makikita natin itong bahay na to. Ayan, may bahay dyan, oh. May bahay dyan. Yan, may bahay. So dito naman is ito yung loob, no? Kung makikita natin, magkaganda talaga dito sa loob na to. So habang ako ay nagbi-video dito, iba yung pakiramdam ko ba? Iba yung pakiramdam ko dito sa labas. Baka anong mangyari dito sa atin. So dito naman sa loob na to at sa labas, kung makikita natin, dito na yung tumindig yung balahibo ko dito. Baka ako yung magkakasakit dito. Dito yung tiningnan ko dito sa likuran. Ayan. Kung makikita natin dito sa may likuran na to, sobrang ganda pa. So pwede pang titirahan to ng mga tao dito. Kaya lang, ang problema dito is nagkakasakit sila. So ayan, iba yung pakiramdam ko dito. Parang baka makasakit tayo dito pag pumasok itong bahay na. So ayan mga kagigas, no? Sakit na yung ulo.
Yan. Medyo masakit na yung ulo ko dito. So yan mga ka-viewers na. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat. Medyo masakit na yun. Iba yung pakiramdam ko sa loob. Iba yung pakiramdam ko dito. Parang ano ba? Totoo nga yung mga sinasabi dito na masakit talaga yung kapag dito yung tumira yung nangyari. Ito yung ano to, 30 years abandonado na to. Wala na. Wala na tong pulos itong bahay na to. So yun mga ka-viewers, maraming salamat sa lahat sa exploration dito sa area na to, sa probinsya ng Bukidnon. Maraming salamat guys. God bless.